Good morning mga palangga. Alam niyo yung panahon ngayon, makulimlim and umaambun siya. Gusto ko sanang maglagay ng patatas ngayon. Magtanim ng patatas ba? Kasi yun na nga, dumating na yung bag na lalagyan natin ng patatas. Ikaso, baka mamaya, no? Baka siguro mamaya titigil tong pag-ambon. Baka makalabas tayo sa labas. Magtanim tayo ng patatas. So, napag-decide ko, dalawang sako yung gagamitin ko. Lalagyan ko siya ng patatas. And yung isang sako, magtatanim tayo ng carrots. Kasi meron pa naman siguro tayo dito mga seeds, no? Titingnan ko. By the way, yung oras ngayon is 11:41 na ng umaga. Kailangan ko mag-prepare ng hapunan. Lunch ni Mr. Against the light man, okay? Ang concern ko lang talaga, eh, paglalagay tayo ng patatas sa bag na yun, yung green bag, iba ka kain ni Pipa kasi kung alam niyo lang si Pipa, magaling yan magkukay. Ooh! Hello! Hello, mister! Maghahanap ako ng carrots. Parang wala ata tayong carrots. Meron ba? Basta gagamitin natin yung 6 bags natin. Para, ito na yung carrots. Oh, yan. Sobrang daming seeds namin dito. Pero, mga old seeds na ba? Nandito na to. Pagdating ko dito sa UK. Are you having lunch? Maambon pa din. Hindi naman tayo matutunaw, no, pag lumabas tayo sa ganitong weather, pero yung camera natin kawawa. So, kaya hindi tayo makapag-vlog. Tingnan niyo yung mga bulaklak ko. They're doing well on this side. Yan. Ito, tingnan niyo to. Sobrang daming bulaklak nito. Yan. And I like the color of this. And yung yellow natin, yellow orchid. Hello, it's right here. Yan. Ito, hindi pa siya bumubuka. So in a few days siguro, bubuka na yan. Hello, it's another day. So, lalabas tayo talaga ngayon mga palangga kahit na maambon pa din. So, yung panahon ngayon at yung panahon kahapon, same lang. Pero laban lang kasi kailangan talaga nating itanim na yung patatas, yung mga seeds natin. Kasi kung hindi natin itatanim ngayon, malilit na yung ating mga pananim. Medyo na-late nga ako sa pag-start ng vlog natin ngayon kasi kausap ko yung mama ko. And update sa ating balikbayan box. Yung balikbayan box ko nasa Dipulog na last update. So, last update yun, 2nd of April. So, hindi pa rin sa probinsya namin. Or sa ano ba, sa sudad talaga namin. So, hindi ko alam kaya kailan i-update ulit. But it's nearly there, it's nearly there. So ito yung mga seeds na itatanim ko. Parsnips, swede, carrots, itong green beans, sweet corn. First time ko mag-try magtanim ng sweet corn, so hopefully tutubo sila. And spinach. First time ko rin magtanim ng spinach. So let's go. Let's go outside and
Dadalhin din natin tong ating sako. Ito, oh. Yan. I'm not sure, mga palangga, if yung 4 bag of compost natin sapat lang ba para dito. We'll see. O, kailangan natin ng sombrero, of course. Hindi mawawala. Ito yung signature natin, di ba? And magdadala din ako ng payong just in case. Papayungan ko yung camera ko kasi kawawa naman if maulanan, no? Hindi ako kawawa na maulanan. Yung camera talaga, di ba? Oh. Akala ko mag-improve yung panahon ngayon, pero wala. Dito na lang tayo sa greenhouse magba-vlog para sheltered tayo ba. So, yung sako ng mga compost, ilalagay natin dito sa greenhouse. Hala! Parang mga bluebells ata itong mga loves. Itong tumubo. I'm not sure. Pero, you never know. Kunin lang natin to kasi damo to. Ayan. Itong primrose na to ha, surviving talaga to. Kukunin ko lang yung mga patatas. Lagay ko lang kayo dito ha, kasi kukunin ko yung compost. Mabigat ha, kasi sa isang sako, ano yan, 50 liters. Ano, 50 liters. At kinaya. So, ang gagamitin ko muna is ito. Kasi meron tayong compost dito. Yan eh. Advice natin ni Mister na lagyan natin ng half compost and then lalagay natin yung patatas then fill it up again. Ay, wala ako ditong ano. Sandali lang ha, kukuha ako ng what do you call this? Spade. Hindi ko mahanap yung spade na hinahanap ko. Naiwan ko siguro yun kung saan-saan na lang ba. So, ito na lang yung gagamitin ko. Hindi na namin ito kinagamit. Ito yung gagamitin ko pang sandok ba. O, diba? Medyo kulang pa ng kaunti. I think okay na siguro to. Pakita ko sa inyo ha. Yan oh. Okay na siguro yan. And then, maglalagay tayo ng patatas dyan. Yan, yung patatas.
So, sa isang ganyan, maglalagay siguro ako ng tatlong patatas. Yan ang ganito. Maglagay tayo ng apat. Pero yung dalawa, maliliit lang. Hindi din ako expert sa pagtatanim ng patatas, ha? Kasi nung last time nagtanim ako ng patatas, yung patatas nilagay natin doon kung nasaan yung strawberry bed natin. So that was the last time na nagtanim ako ng patatas. And I don't think the vlog ko yun. I'm not sure, hindi ko na malala. Pero yun, nagtanim ako ng patatas doon kung nasaan yung strawberry bed natin ngayon. And si Mister yung nagtanim ng mga patatas na yun. Ako lang yung parang assistant niya ba. Ngayon, tayo-tayo lang talaga kasi busy si Mister. Sana mabuhay kayo, no? Kagandahan nito, meron siyang handle dito, oh. Yan. So, pwede natin siyang matransfer. Mahingi na lang tayo ng tulong ni Mister na i-transfer to mga bag na to. Kasi for the meantime talaga, iiwan ko lang sa dito sa greenhouse. Yan, okay na to. Now, we need to lift this up to put this aside to be out of our way. Kaya ba? Oh, kaya naman. Hindi naman siya parang kabigatan. Hindi daw, pero nahihirapan na. So, I'll get another bag. Gusto ko sana magtanim ng sweet potato, pero wala ako nakitang sweet potato na yung ano ba, na may ganito na. Yan, oh. Yung pwede nang itanim. So, that's the potato done. Yung iba mga palangga na natira, ito, dadalhin natin to sa loob ng bahay. Kasi pwede pa naman ito makain. Kasi hindi pa malalaki yung mga ganito nila. So, kainin na lang natin yan. Dito naman, sa bag na to, sa sako na to, dito ko ilalagay yung mga carrots natin. So, I hope itong carrots natin merong tutubo. Kasi last time na nag-try ako magtanim ng carrots, walang tumubo. But alam niyo, yung first time kong magtanim ng carrots, sobrang dami. Hindi namin nakain lahat.
But the second time, wala, walang tumubo. So, gaganituhin lang natin. So, kung may mga tumubo dito, wala naman, hindi naman marami yung natira na seeds. So, lagay ko na lang lahat mga loves. Yan na. So, kung maraming tutubo dito, kunin na lang natin yung iba. Ngayon, lagay tayo ng lupa. Yan. So, hopefully, yung carrots natin, tumubo sila na sobrang straight. Kasi, nung first time kasi na nagtanim ako ng carrots, sobrang dense nila kasi sobrang daming tumubo at hindi ko siya kinuha ba, hindi ko pinik yung iba. And ang nangyari is, dahil sobrang dense nila, hindi sila straight. Pag ganun-ganun sila ba, yung shape nila, may mga S, yung iba letter L. Iba-iba talaga yung shape nila. Yan, tama na yan. So, next is yung parsnips. I really love parsnips, mga palangga. Lalo na pag roast parsnips. So, ako, ang sarap. Malalaki pala yung ano niya, oh, yung seeds niya ba kumpara sa carrots. Oops. Ano ko naman? So ito yung buto niya. So i-distribute lang natin ito. Tulad nga ng sabi ko, kung tutubo sila lahat, kukunin na lang natin yung iba para hindi siya masyadong dense. Kumpos natin, kulang siya. So, ang ginawa ko, meron tayo ditong bark and ihalo natin siya sa compost and kuha din tayo dito ng lupa yung nandito sa greenhouse para pagkasyahin yung compost ba. So, maglalagay tayo dito ng kaunting bark. Yan. Oh, by the way, ang gagamitin ko para sa sweet corn natin, ito. Itong ganito. Hindi lang yung ilalagay mo na bark. Tingnan natin kung ilang seeds ang nandito. So sa isang ganito, dalawang seeds yung ilalagay ko just in case na hindi tutubo yung isa.
lutuin lang natin para ma-mix yung bar and yung lupa. And then yung mga ugat-ugat, kunin mo lang. Dalawang seeds lang. So, kung tutubo yung dalawa, so, iwan ko na lang na dalawa sila dito sa pot. Pero, ideally talaga, isa lang sana, no? Sa isang pot. Tingnan natin. Another one. So, apat na ganito yung gagamitin ko para sa ating sweet corn. So, pangalawa na to. So, ito, para to sa ating spinach. Oops, sino yung nag-text? Tatapusin ko lang to before tayo pupunta sa loob ng bahay kasi lunchtime na kasi and medyo nagugutom na ako. Pero gusto ko tong tapusin para tapos na tayo dito. Iba na naman yung gagawin natin later on. Pasensyahan niyo na if this part is a bit boring kasi nagtatanim lang talaga tayo. So, kung nabuboring kayo, yung iba dyan na nanonood, i-skip nyo na lang. Kasi para sa akin, ang pag-gardening, sobrang relaxing. And it's so therapeutic ba? Pero iba-iba naman yung preferences ng mga tao. So, baka hindi kayo mag-agree sa akin na yung pagka-gardening, relaxing, therapeutic. Meron niyang nag-comment sa akin. Matagal ko na itong nabasa. May nag-comment sa akin, sabi niya, hindi ka ba daw nahihiya? Hindi ba daw ako nahihiya na nag-gardening ako dito? Nasa ibang bansa ako? Bakit naman ako mahihiya? Ako naman, ikakahiya yung pagka-gardening. Kahit nasa ibang bansa ka, huwag kang mahiya. Kasi yung mga tao dito, nagtatanim din kaya kahit nasa ibang bansa ka. Siguro ba ang iniisip niya pag nasa ibang bansa ka yung buhay mo, ibang-iba na. Hindi, uy. It's up to you. Kung gusto mo magtanim, hindi magtanim ka. So hopefully, itong green beans na to, tutubo pa to kasi matagal na to dito. So uubusin ko na lang to. Kasi pagdating mo talaga dito, itong green bean seeds na to, nandito na to dito. So iwan ko lang kung tutubo ba to. Hopefully, tutubo siya.
Meron pa tayong dalawang pot dito. Yung dalawang pot na natira, tataniman ko siya ng red bell pepper. Wala akong seeds ng red bell pepper, so pupunta tayo sa garden center. Magtingin tayo kung meron bang ano, red bell pepper na seedling na. So, dalawang patatas, carrots, parsnips, green beans, dalawa, and then spinach, and apat na sweet corn. Yan. And ito, oh, ito yung dalawa. Para lagyan natin ng red bell pepper.